Ayun po ay 18 ng Setyembre, 5 araw ng ating Misa Nobena sa karangalan ng ating mahal na patron Santo Padre Pio. Nais nating pasalamatan ang mga nagtaguyod ng banal na misa mula sa Barangay San Jose, sina Ginoo at Ginang Mario at Eleonor Caldo Malunay at pamilya, Ginoo at Ginang Noel at Geraldine Gimpisaw at pamilya, Konsehal Nilo at Attorney Mel Katipon, Ginoo at Ginang Melvin at Ellen Malipol at pamilya, Ginoo at Ginang Jesus at Marcy Medina at pamilya, Ginoo at Ginang Ramil at Celia De Quito at pamilya, Binibining Ani Malipol at pamilya, Ginoo at Ginang Terry at Gloria Lirio at pamilya, Ginoo at Ginang Danilo at Maria Evita Meer at pamilya, Ginang Remedios Javier at pamilya, Ginoo at Ginang Pepe at Norma Mercado at pamilya, Ginoo at Ginang Alfredo at Simeona De Los Santos at pamilya, Binibining Nena Halili at pamilya, Ginoo at Ginang Roy at Cristina Domingo at pamilya, Ginoong Hilarion Malipol at pamilya, Ginang Nila at Binibining Cindy Kakatian at pamilya, Binibining Merly Normita at Ginoong Paul Bautista at pamilya, Ginoo at Ginang Hardy at Maria Lourdes De Vera at pamilya, Ginoo at Ginang Moises at Jennifer Tapangko at pamilya, Ginoo at Ginang Saldi at Bengbeng Solomon at pamilya, Ginoo at Ginang Nathaniel at Mary Joy Ambon at pamilya, Doktora Igna Flores at pamilya, Ginoo at Ginang Noriel at Monet Punsalan at pamilya, Ginoo at Ginang Shane at Charlene Oruga at pamilya, Ginoo at Ginang Aldrin at Hazel Maliksi at pamilya, Ginoo at Ginang June at Marta Alivio at pamilya, Ginang Josefina Helera at pamilya, Ginoo at Ginang Aldwin at Yolanda Dimakulangan at pamilya, Ginang Andrea Dimakulangan at pamilya, Ginoo at Ginang Rodel at Irene Mansanilia at pamilya, Ginoo at Ginang Eusebio at Guillermo Bilog at pamilya. Gayun din sina Ginoo at Ginang Alan at Michelle Moreno at pamilya, Ginoo at Ginang Joey at Elet Gano at pamilya, Ginoo at Ginang Noel at Roma Tangtang at pamilya, Ginoo at Ginang Berman Caldo at pamilya, Ginoo at Ginang Herson at Hazel Del Mundo at pamilya, Binibining Dolly Caldo at Ginoong Aldrin Verinha at pamilya, Ginang Melinda Caldo at pamilya, Ginoo at Ginang Paolo at Army Joy Magpantay at pamilya, Ginoo at Ginang June at Modesta Torres at pamilya, Ginoo at Ginang Henner at Sheena Zoe Francesca Mansit at pamilya, Ginoo at Ginang Ader at Ferehis at pamilya, Ginang Paulina at Ginoong Roland Romnick Montejo at pamilya, Ginoong Zari at Ginang Hersey Ariate at pamilya, Noel at Roma Tangtang at pamilya, Ginoo at Ginang Junard at Rosiel Sabaldica, Ginoo at Ginang A.R. Diego at pamilya, at si Noel at Lydia Malasike at pamilya. Gayun din sa mga nagtaguyod galing sa ating pamisahan, sina Leslie Villa, Lucia Hasareno at Cecil De Quito. Ngayon po'y ating masasaksihan ang pagpasok ng patron ng Barangay San Jose sa pangunguna ng kanilang Barangay Liturgical Coordinator, Binibining Pilar Malipol, at ng kanilang Barangay Captain Nemesio Cailao. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kayong lahat ay ating inaanyayahang makiisa sa pagdarasal ng nobena sa karangalan ng ating patrong si Santo Padre Pio.
Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula ng ating pagnonobena kay Santo Padre Pio. Tayo po ay nasa ikalimang araw na ng ating pananalangin. Tayo po ay magsiluhod. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi. O Diyos ko, ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko. Hindi lamang sapagkat dahil sa kanila ay nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo. Naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na dahil sa nilapastangan kita. Ikaw, Diyos na kataas-taasan, kapanal-banalan at lubang kaibig-ibig, na ngayon ay iniibig kong higit sa lahat ng bagay. Aking kinapopuotan ngay gumagawa ako na isang matimtim na pagtitika, na di muli makakasala sa iyo. Diyos na kaibig-ibig at lalayon ko na anumang maaring maging dani pagkakasala. Siya nawa. Pambungad na panalangin kay Padre Pio. Mahal namin Padre Pio, sa loob po na 50 taong binata mo po ang mga sugat ng Panginoong Hesukristo. Buong puso mo itong tiniis bilang handog, alang-alang sa marami. Taglay-taglay ang korona ng tinik, patuloy ka pa rin nakikiramay. Nangangaral at nananalangin para sa amin. Ipamagita mo po kami sa ating Ama, sapagkat kayo na rin na nagsabi na kung paano ang kwintas ng perlas ay pinagduruksong na sinulid, gayon din ang kabutihan ay pinag-uugnay ng pag-ibig, at kung paano nakakawasok-wasak ang kwintas ng perlas kung ang sinulid ay napatid, gayon din ang kabutihan ay nawawala kung nababawasan ang pag-ibig. Amen. Panalangin sa tulong ni Padre Pio. O Diyos, ibinigay mo po sa inyong santong si Padre Pio ng Petresina, isang kapuchin paring malaking karangalang makibahagi ng katangi-tangi sa pagpapakasakit ng iyong anak. Ipagkaloob mo po sa amin sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio, ang biyayang tunay po naming hinihiling. Ganun pa man, ang tangi po naming hiling ay mamuhay ng naayon sa kamatayan ni Jesus at ang marating na maluwalhati ang kanya ring muling pagkabuhay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O Padre Pio, gayon na lamang iyong pag-ibig para sa ikabubuti ng lahat ng mga kaluluwa, lalo't higit ang mga nagdurusa sa purgatorio. Kung kaya sa tuwi na inaako mo kanilang pagdurusa bilang handog, nakabayaran sa kanilang kaparusahan, ipanalangin mo po kami at hilingin po sa Diyos na ipagkaloob niya sa amin ang ganun ding malasakit, pakikiramay at pag-ibig para sa mga kahabag-habag na kaluluwa sa purgatorio. Nasa gayabayb sa naman namin ang kanilang paghihirap at maging daan ang kanilang ikaluluwalhati. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipadalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Diyos ko, itinadaing namin sa inyong hayaan ninyo na siya ang magbata ng kaparusahan ilaan para sa makasalanan at para sa mga kaluluwa sa purgatorio, dagdagan niyo po pa rin yaring kaparusahang aming babatahin na sa gayo agad ninyong mapatawad ang mga makasalanan at mapalaya sila mula sa purgatorio. Panalangin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus ayon sa turo ni Padre Pio.
Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Maghanap kayo at kayo ay makakatagpo. Kumato kayo at kayo ay pagbubuksan. Narito kaming kumakatok, naghahanap at humihingi ng biyaya. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintul sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus. Sa iyo ako lubos na umaasa. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, anuman ang hiling nyo sa Ama sa aking pangalan, ay pagkakalob niya sa inyo, sa ngalan mo, narito kaming humihiling sa Ama ng biyaya. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus. Sa iyo kami lubos na umaasa. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, lilipas ang langit at lupa, ngunit hindi ang salita ko. Pinasigla na hindi mababaling salitang hinihiling ko ngayon sa iyo ang biyaya. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus. Sa iyo kami lubos na umaasa. Mahal na puso ni Jesus, ikaw na di maaring hindi magdalang habag sa mga nalulumbay. Kawa mo kami mga bang makasalanan, ay pagkaloob mo sa amin ang biyayang isinasamo namin sa iyo. Sa pamamagitan na namimighati at malinis na puso ni Maria, ang magiliw mong ina at aming dingina. Aba po, Santa Mariang Haring Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw ang tinatawag namin pinapano na taong anak ni Eva. Ikaw rin na pinagbubuntong hininga namin sa aming pagtangis din sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay abapin takasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga matumong mawain. At saka kung matapos siya rin pagpano sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang ina ng Diyos, mawain, maalam at matamis na birhen. Kamay panalangin mo na mapatuloy sa amin ang mga pangako ni Jesu Kristo. Amen. San Jose, ama-amahan ni Jesus. Patuloyin, panalangin mo kami. Pedro, patuloyin mo kami sa kaharian ng poong Jesus. Amen. Tayo po ay magsitayo. Panalangin kay San Jose. O San Jose, gayon na lamang ang lakas, bisa at katiyakan ng inyong pagtatanggol sa harapan ng luklukan ng Diyos.
kung kaya sinasalang-alang namin kayong lagi sa aming mga kahilingan at mithiin. O San Jose, damayan po ninyo kami sa pamamagitan ninyo mabisang pananalangin at hingin nyo para sa amin mula sa inyong kamahal-mahalang anak na si Jesucristo ang mga makalangit na biyayang aming isinasamo. O San Jose, wala pong sawang aming pinagninilayan at ninanamnam si Jesus na nahimbing sa inyong mga bisig. Hindi po namin magawang kayo lapitan habang siya namamahinga sa tabi ng iyong puso. Yakapin po niyo siya at halikan alang-alang sa amin at hingin po ninyo sa huling sandali ng aming buhay. Kami may kanyang halikan at yakapin siya nawa. Panalangin sa anghel na tagatanod. Anghel ng Diyos na dahil sa dakilang pagmamahal ng Ama, inilagay kami sa ilalim na iyong pangangalaga. Sa araw na ito ay liwanagan, ingatan, pangunahan at patnubayan mo kami na pinagkatiwala sa inyong pagkakandili. Amen. Amen. Tayo po ay magsiluhod. Litanya alang-alang kay Padre Pio, Panginoon. Maawa ka. Kristo. Maawa ka. Panginoon. Maawa ka. Kristo. Pakinggan mo kami. Kristo. Pakapakinggan mo kami. Diyos Ama aming may kapal. Maawa ka sa amin. Diyos Anak aming tagapagligtas. Maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo aming patnubay. Maawa ka sa amin. Santissima Trinidad, iisang Diyos. Maawa ka sa amin. Ngayon po ang ating itutugon, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo kami. Santa Maria. Ipanalangin mo kami. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kami. Maria, Ina ng lahat ng inampong anak ni Padre Pio. Ipanalangin mo kami. Maria, daluya ng lahat ng biyaya. Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, sirapi kong ama ni Padre Pio. Ipanalangin mo kami. San Pio ng Petrosina. Ipanalangin mo kami. San Pio, tapat na lingkod ng Diyos Ama. Ipanalangin mo kami. San Pio, nagpakasakit na alagad ni Jesus. Ipanalangin mo kami. San Pio, kasangkapan ng Espiritu Santo. Ipanalangin mo kami. San Pio, biktima ng makalangit na pag-ibig. Ipanalangin mo kami. San Pio, matapat na anak ni Maria. Ipanalangin mo kami. San Pio, masigasig na tagapagpalaganap ng Santo Rosario. Ipanalangin mo kami. San Pio, masunuring lingkod ng simbahan. Ipanalangin mo kami. San Pio, kaibigan ng mga anghel. Ipanalangin mo kami. San Pio, banal na pari ng Diyos. Ipanalangin mo kami. San Pio, pari ni Jesucristo. Ipanalangin mo kami. San Pio, paring nagbata ng mga sugat ni Kristo. Ipanalangin mo kami. San Pio, paring maibigin yumakap sa krus. Ipanalangin mo kami. San Pio, paring maibigin sa banal na Eucharistia. Ipanalangin mo kami. San Pio, paring martir ng kumpisalan. Ipanalangin mo kami. San Pio, paring daluyan ang habag ng Diyos. Ipanalangin mo kami. San Pio, confessor na managbabalik loob. Ipanalangin mo kami. San Pio, gabay ng mga naliligaw. Ipanalangin mo kami. San Pio, tagapayo sa mga naguguluhan. Ipanalangin mo kami. San Pio, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Pio, imahe ng pag-ibig ng Diyos. Ipanalangin mo kami. San Pio, tagapagtanggol ng katotohanan. Ipanalangin mo kami. San Pio, tagapagtagunod ng bukasyon. Ipanalangin mo kami. San Pio, biktima ng makalangit na pag-ibig. Ipanalangin mo kami. San Pio, karamay ng mahihirap. Ipanalangin mo kami. San Pio, mapagpalaya sa mga nagdurusang kaluluwa sa purgatorio. Ipanalangin mo kami. San Pio, kaluwagan ng mga nasa kapighatian. Ipanalangin mo kami. San Pio, patron ng mga pamilya ng OFW. Ipanalangin mo kami. Frater Alessio, tapat na lingkod ni Padre Pio. Ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos, nakakawalan makasalanan ng salibutan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Kordero ng Diyos, nakakawalan makasalanan ng sandaigdigan. Pakinggan mo po kami, Panginoon. Kordero ng Diyos, nakakawalan makasalanan ng santinakpan. Maawa ka sa amin. Ipanalangin mo kami, Banala Santong Padre Pio na Petrosina. Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos naming Ama, ipinagkaloobon niyo sa amin si Santo Padre Pio na maging tanda ng inyong presensya at daluyan ng inyong biyaya sa aming kapanahunan. Nawa kaming inampunin mga anak ay matularan ang mga halimbawa ni Padre Pio, maging matapat na saksi sa misteryo paskwal ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang pananalangin sa aming kabutihan, itulot mo po na kami rin ay maging kaaliwan ng mga nahihirapan,
maging gabay ng mga naliligaw at matapat na lingkod na inyong simbahan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Panalangin sa pamamagitan ni Padre Pio. O aming Ama, binayaan mo ng lubos ang inyong lingkod na si Padre Pio na mga kaloob ng Espiritu. Itinatak mo po sa kanya ang limang mahal na sugat ni Kristong napako sa krus upang magbigay saksi sa mapagligtas na pagpapakasakit at muling pagkabuhay ng inyong anak. Puspos ng biyaya, inakay ni Padre Pio sa kumpisalan, ang marami sa ikaliligtas ng kanilang kaliluwa. Puspos ng paggalang at matimyas sa debosyon sa pagdiriwang ng banal na misa, inayayahan niya maraming kalalakihan at kababaihan na mapalapit kay Jesus sa sakramento ng Eukaristiya. Sa pamamagitan ni Padre Pio, lagas-loob po kaming dumudulog sa inyo na ipagkaloob ninyo sa amin ang biyayang ito. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin pangwakas. Mahal naming Ama, masagana ninyong pinagpala inyong lingkod na si Padre Pio na Petrosina na mga biyaya ng Espiritu Santo. Pinagbata mo po ang kanyang katawan na limang sugat ng Panginoong Jesus na napako sa krus bilang makapangyarihan saksi ng kaligtasan dulot ng pagpapakasakit at kamatayan ng kanyang anak. Puspos ng biyaya ng karunungan si Padre Pio ay walang humpay na nagpakumpisal para sa ikaliligtas ng mga kaliluwa. Puspos ng pamimitagan, pananalig at pag-ibig sa Santa Misa, inayayahan niya marami na lumapit kay Jesus sa banal na sakramento ng Eukaristiya. Sa pamamagitan at pananalangin ni Padre Pio, Ama, kami po'y umaasang ipagkakaloob niyo dinudulog namin sa nobenang ito. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Inyong mga telepono, tayo pong lahat ay sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit.
sa tugtog ng tambol. Magsayaw muli mga alpaklawta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng kumpya. Sa lakas ng tugtog, siya ay sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po'y nakakatipon ngayong ikalimang araw ng ating nobenaryo paghanda para sa nalalapit na kapistahan ng ating minamahal na patron, Santo Padre Pio. Alam natin, napakaraming biyaya ang dumarating sa sambayanang ito dahil sa pamimintuho natin sa Kanya. Ganon din lahat ng mga pilgrims na pumaparito upang magdebosyon sa Kanya. Kaya may dahilan para sa ating patuloy na parangalan. Ihanda natin ang ating mga sarili sa pagdiriwang na ito. Buong kababa ang loob nating aminin, pagsisihan, at hingin ang kapatawaran ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha, tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hintil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako'y manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok sa Kapernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya ng ilang matatanda sa mga Hudiyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, temtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga. Kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, "Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, ito'y ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa maraming taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, "Kahit sa Israel, ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig." Pagbalik sa bahay, narata ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Iyupuri ka namin,
sa atin pong minamahal at ginagalang na kura paroko at rektor ng atin pong National Shrine and Parish of Santo Padre Pio dito po sa San Pedro, Santo Tomas City, Father Oka Andal, sa kanyang kasamang pari, Father Mark Ian Abu, at Father Jesse Pentinio, kay Father Don Don Beredo, ang kura paroko po naman ng Most Holy Trinity Parish sa Palyokan, Batangas City, sa mga kapatid na pari na kasama natin sa banal na pagdiriwang na ito, sa atin pong diakono, Reverend Jared, sa mga naglilingkod sa altar, sa atin pong hermana, 2023, Engineer Merlita M. Sanchez. Sa inyo pong lahat na nakakatipon ngayong hapong ito at sa mga sumusubaybay sa atin via FB Live, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Gandang hapon po muli sa inyong lahat. May isang katotohanan na lumilitaw sa narinig nating ebanghelyo at ito po'y totoo sa kasaysayan ng ating kaligtasan mula po lumang tipan hanggang bagong tipan at lalong kitang-kita natin ito sa ministeryo ng ating Panginoong Jesus. At ano po yun? Ang susi sa kapangyarihan ng Diyos upang ito'y maranasan natin ay kababaang loob. Humility is the key to experience God's wonderful graces, blessings. Amen? Kapag may nakakatagpo ang ating Panginoong Jesus na makasalanan, na nagsisisi, katulad ni Zaccheo, ano ang nasusumpungan ng isang taong nagsisisi? Habag, awa, kapatawaran mula sa ating Panginoong Jesus. Hindi lamang si Zaccheo, si Levi o Mateo na tax collector at marami pang iba. Ganon din yung mga pinahihirapan ng iba't ibang uri ng mga sakit, karamdaman, mga may kapansanan, mga inaalihan ng masamang espiritu, lahat sila nakakasumpong ng biyaya ng kagalingan mula sa ating Panginoong Jesus. Alinman sa iyong may katawan mismo ang nagpapakumbaba at humihingi ng awa o di kaya na may mga kasamahan sila, mga nagmamalasakit sa kanila na lumalapit sa ating Panginoong Jesus, nahingi ng awa para sa kanilang kaibigan o kamag-anak o mahal sa buhay, kailanman walang tinalikuran, pinahindian ang Panginoong Jesus. At masasabi pa nga nating bulusok ang biyaya sa isang tao na nagpapakumbaba at nagmamakaawa. At eto po, sa tagpo sa ebanghelyo na ating narinig, isang kapitang Romano ang may aliping may sakit. At paano niya ipinamalas ang kanyang kababaang loob sa ating Panginoong Jesus? Ni hindi siya personal na makalapit sa ating Panginoong Jesus. Bakit? Sapagkat hindi siya Hudiyo. Ang mga pagano, ang mga hentil, hindi basta nakikihalubilo sa mga Hudiyo. Kaya nagpasugo siya ng kanyang mga katiwala para sabihin sa Panginoong Jesus, may sakit po yung alipin ng Kapitang Romano. Ipinakikiusap po, ipinamamanhik sa inyo na pagalingin. At papunta na nga ang ating Panginoong Jesus para pagalingin yung alipin ng Kapitang Romano. Pero halfway, bago sila dumating, nagpasugo na naman ang Kapitang Romano. At ang sabi sa Panginoong Jesus, huwag na po kayong pupunta sa aming bahay dahil hindi
hindi kami karapat-dapat na kayo'y tumuloy sa amin. Muli, umiral doon sa Kapitang Romano ang kababaan ng loob. Ayaw niyang tutuloy sa kanila si Jesus sapagkat tingin niya sa kanyang sarili, hindi siya karapat-dapat dahil hindi siya Hudiyo. Kahit pasabihin siya'y Kapitang Romano, sinabi naman niya, ipinasabi niya kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang sinugong katiwala, siya'y Kapitang Romano. Oo, may nakakataas sa kanya, meron ding nakakababa sa kanya. Pag sinabi niya yung, sinabihan niya yung mga nakabababa sa kanya, pumunta ka doon, pumupunta, gawin mo ito, ginagawa niya. Pero pagdating sa ating Panginoong Jesus, siya'y walang mukhang maiharap. Ayaw niyang ni si Jesus tumuloy sa kanyang bahay. Ganun, nagpakababa ang Kapitang Romano sa ating Panginoong Jesus. Pero naroon ang kanyang pananalig, yung kanyang kababaan ng loob, dahil mahal niya yung kanyang alipin, wala siyang ibang babalingan, kundi si Jesus. Yung sitwasyon na yon ng kagipitan, at yun ang nagdala sa kanya para magpakumbaba, at yun din ang nagdala sa kanya para walang ibang panaligan at pagtiwalaan kung hindi si Jesus. At napaganda nung ipinasabi niya sa kanyang katiwala kay Jesus, sabi, hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo, ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Nung sabihin yon, nung ipinasabi yon ng Kapitang Romano, hindi ako karapat-dapat, bulusok ang biyaya, gumaling kaagad yung alipin. Ipinasabi nung pagdating nung Kapitang Romano, magaling na yung kanyang alipin. So yun po ang katibayan ng kababaan ng loob ay susi upang maranasan natin ang habag, ang kapangyarihan ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesus sa atin. Yun po. At pangalawa, kababaan ng loob din ng Kapitang Romano, yung bang bakit may ganun siyang pagpapahalaga, pagtingin, pagmamahal doon sa kanyang alipin. Sino ba yung alipin? Nung panahong yun, uso nga yung mga alipin, sila yung mga pinagbibili, pag hindi na mapakinabangan, siya paaalisin na, hindi na siya mapapakinabangan. Bagay, object lang ang tingin sa mga alipin. Pero bakit may pagpapahalaga siya sa kanyang alipin? Muli, dahil hindi niya itinataas ang kanyang sarili. Hindi iba sa, hindi ang turing niya sa alipin ay iba sa kanya. Ay, ako'y centurion, ako'y pinuno, ikaw ay alipin lamang. Wala yun. Patas ang ugnayan nila ng kanyang alipin dahil nandun yung kanyang pagpapakumbaba. Sapagkat pag ang tao daw po'y mataas, mahirap magpakumbaba. Pag ang tao'y mataas, hindi niya magagawang pahalagahan, mahalin ang mga maliliit sapagkat lampas ang tingin niya, masyado siyang mataas. Hindi niya makita ang mga nasa baba. Ang kita lang niya, yung mga kapwa din niya matataas. Yun lamang ang kanyang pinapahalagahan. Pero ito, marunong bumaba at may pagpapahalaga doon sa alipin. So yun po ang kagandahang loob ng Romanong sinturyon dahil sa kanyang kababaan ng loob. Una ay yung siya'y nagpakumbaba. Siya'y dahil sa kababaan ng loob niya ay sinabi niya sa Panginoong Jesus, hindi ako karapat-dapat na kayo tumuloy sa aming tahanan. Ito po yung ating sinasabi bago magkumunyon. Di po ba't bulusok din ang biyaya sa atin, tinatanggap natin si Jesus. The moment sinabi natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na tumanggap sa iyong ngunit sa isang salita mo lang, magagaling na ako. Sa sandaling sinabi natin, hindi karapat-dapat, dun lalo, ang ating Panginoong Jesus ay
naghahangad-manahan sa atin. Doon lalo nagbubukas ang ating puso para patuloyin ang ating Panginoong Hesus. Pero yung mga pariseo at eskriba, hindi nila maranasan yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Sapagkat mataas sila. Mataas. Wala ngang paghahalaga sa mga maliliit sa lipunan, sa mga may makasalanan, mga alip. Mataas sila. Kaya hindi nila maranasan ang habag at awa, kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ang nakaranas ay di yung mga nasa mababang kalagayan. So yun ang una. Pangalawa, yung kababaan ng loob ay nakita rin dun sa pagmamahal niya sa kanyang alipin. Kung iugnay natin ito kay Santo Padre Pio, masasabi natin, hindi na natin pagdududahan pa ang kababaang loob ni Santo Padre Pio, kaya nga siya naging santo. Walang itinanghal sa altar ng Katolikong simbahan na mapagmataas, lahat po sila'y mabababa ang loob. So siya po ay Kapuchinong pari na inordinahan noong 1910. Pero nagkasakit siya, kaya nagsimula siya ng kanyang priestly ministry ay 1916. Yan. At marahil sa kanyang pagkakasakit, ay wala rin siyang ibang babalingan kundi si Jesus. Nagpakumbaba rin marahil siya at nadama niya ang awa at pagpapagaling sa kanya ng ating Panginoong Jesus. Kailan pa namalas ang kanyang kababaan ng loob? Nung siya'y nananalangin taong 1918, habang siya'y nananalangin, ay yung mga sugat ng ating Panginoong Jesus ay napapunta sa kanya. Yung stigmata, kung tawagin, sugat sa dalawang kamay, tagiliran at sa mga paa. At hindi kaagad yun tinanggap ng simbahan. Pinag-aralan munang mabuti at pinagpayuhan siya na hindi muna siya magmimisa sa labas, sa sambayanan, private mass lamang. Sumunod siya. Sunod si Santo Padre Pio. Doon natin makikita yung kanyang kababaan ng loob sa pagsunod sa ipinatutupad ng may ng otoridad ng simbahan. At pagkatapos yun, napatunayan na totoo at din nagpatuloy na uli siya ng kanyang ministeryo. Kababaan ng loob muli ang susi at nadama ni Santo Padre Pio ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. At dahil din sa kababaan ng loob na yan, ay mayroon siyang pagtatangi sa mga nangangailangan, lalo tigit sa mga may sakit. Kaya siya po ay nakapagtayo ng ospital. House for the Relief of Suffering, Casa Sollievo de la Sofferenza. Yan po. At sino mang lumapit, nakapuspalad, mga namumroblema, nahingi ng payo sa kanya, lalo tigit sa pagpapakumpisal, siya'y laging bukas diyan. Sa lahat ng mga nangangailangan ng spiritual na kagalingan, physical na kagalingan, lumalapit sa kanya. So kita po natin yung dahil sa kababaan ng loob, available siya sa mga nangangailangan. Pag ang isang tao'y mataas, hindi siya para bumaba sa mga higit na nangangailangan. Kaya yun po ang ating santo, si Santo Padre Pio. At bagay po sa paksa, overall theme ng ating nobinaryo hanggang sa araw ng kapistahan, ang tema po ay enlarge your heart to receive God's mercy. Si Santo Padre Pio, dahil sa kababaan ng loob niya, nagbukas, lumaki ang kanyang puso para tanggapin ang awa't habag ng ating Panginoong Diyos. At dahil din sa kababaan ng loob niya, ibinabahagi niya ito sa iba, lalo tigit sa mga nangangailangan. Enlarge your tent. Ito po ang tema ng Synodal Church na hango po doon sa
sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan na sinasabi pong laparan ang tolda, pagtibayin ang paltak, at na habaan ang yung tolda ay lalaparan, pagtitibayin ang paltak, at habaan ang tali. Yun po yung enlarge your tent. At halimbawa natin, si Santo Padre Pio. At sana po ay di tayo ay ganun din. Ngayon na alam natin ang susi para maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, ang susi para tayo'y makalapat din sa ating kapwa, kababaan ng loob. Kaya sa ganitong diwa, tayo po'y magpapatuloy ng ating pagdiriwang, mabuhay si Santo Padre Pio at mabuhay ang ating pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Ang lahat po ay magsitayo. Buong kataimtiman tayong dumulog sa ating Amang Mapagkalinga, kalakip ang kababaang loob, ihayag natin sa panalangin ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala ng ating sambayanan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na mamuno rito, ang banal na papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari ay buong katapatang pangasiwaan ng simbahang Katolika at buong tapang na magabayan ng sambayanan na maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatda ng Diyos ang sangkatauhan ng mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan, nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na ang nagahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at iyong nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mauwain, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo at ang iyong habag nawa ang maging daluyan ng iyong mga biyaya na maglalapit sa amin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon, naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pitaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng mayroon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, at ni Gilbert ang aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Manatili pong nakatayo habang inaawit ang dalit kay Santo Padre Pio. Thank you.
Ang lahat po ay magsiupo. Bukas po, 19 ng Setyembre, ang 6 na araw ng ating Misa Nobena para sa kapistahan ni Santo Padre Pio, ang mangungunang barangay ay ang mga taga-barangay Santa Elena. Ang banal na misa ay pangungunahan naman ng Cura Parokot Rector ng Archdiocesan Shrine and Parish of St. Joseph the Patriarch ng San Jose, Batangas, si Reverend Father Vandy Centales, OSJ. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Sa darating na Sabado, ang dakilang kapistahan ni Santo Padre Pio, ang mga oras po ng ating misa, 6:00 ng umaga, ang healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis, ito rin po ay may pagpaparangal sa mga relikya ni Santo Padre Pio. Susundan ito ng misa konselebrada sa 9:00 ng umaga. Pangungunahan tayo ng Cardinal na Obispo ng India, si Cardinal Anthony Pula. Susundan po ito ng misa ng 12:00 ng tanghali at ng 2:00 ng hapon. At ang misa sa 4:00 ng hapon ay isa pang healing mass, may healing liturgy na may pagpapahid ng langis. Susundan po ito ng prosesyon sa loob ng pambansang Dambana bago ang ating fireworks. Kayo po ang inyong mga may sakit at mga kakilala at mga kasama sa bahay ay ating inaanyayahan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng mga paring naglilingkod dito sa Pambansang Dambana, Father Ian, Father Jesse, Father Eloy, and Father Dondon, kami po kasama ng Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, and Shrine Ministry, lalo na po yung Confraternity of St. Padre Pio, ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong presensya ngayong gabing ito, sa 5 araw ng pagdiriwang ng paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio. Salamat din po sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB page, ganun din po ng iba pa nating mga social media platforms. Sa atin pong mga naglingkod sa altar, ILM, EO, altar servers, LECOM, collectors, mga madre, ang ating LE na nagde-design ng mga bulaklak, araw-araw dito po sa ating altar, maraming marami pong salamat. Palakpakan naman natin sila. Sa ating pong NSPP Grand Choir, ang ganda na ng boses nila, maraming marami pong salamat. Simula po nang buuin natin yung Grand Choir, nag-iba na rin yung timbre at kalibre ng kanilang boses. Maraming maraming salamat sa nagtuturo, si Ma'am Laila, si Miss Pilar at kanilang mga kasamahan. Ganon din po, maraming marami pong salamat sa suporta ng ating iba't ibang barangay liturgical coordinators, ministry heads and organizations, NSPP staff, at lalo na po yung barangay sponsor natin ngayong gabing ito, sa pangunguna ng kanilang BLC Coordinator, Miss Pilar Malipol, marami pong salamat. Kasama po ang kanilang barangay captain at kasama nila sa konseho ng barangay, Kapitan Nemesio Cailaw, maraming marami pong salamat sa inyo. Sa iba't ibang donors and sponsors natin po mula sa iba't ibang lugar, sa mga naghandog ng pamisa ngayong hapong ito at sa buong araw. Ganon din po sa presensya ng ating Hermano Mayor 2023 at kanyang pamilya, Engineer Merly Sanchez. Maraming, marami pong salamat. Siyempre, hindi matatapos ang araw na ito kapag hindi tayo nakakapagpasalamat sa mga nakasama natin din sa altar, mga kapatid na pari mula sa Arsidiocese ng Lipa. Hindi ko na po iisa-isahin kasi ang dami nila. Sila po ay narito para suportahan tayo at ipakita ang pagmamahal kay Santo Padre Pio. Maraming marami pong salamat. Kasama din ang mga guest priest mula sa Marinduque, Father Nick and Father James. At ang ating diakono, si Reverend Jared, maraming marami pong salamat. Special mention po ang nakasama nating pari, ang katabi ko din eh,
i-mention ko, special kong i-mention sapagkat kung nakikita niyo po yung nasa gitnang yan, yan po ang Jubilee Cross. Yan po ay conceptualized by no less than the former Archbishop of Lipa, His Eminence, Cardinal Rosales, ang Jubilee Cross, kung saan ang rector po at cura paroko ay katabi ko, Father Dondon Beredo. Ng Holy Trinity Parish. Kaya pag kayo ay titingala dyan, yan po ang Glorious Cross na kumbaga sa Archdiocese ng Lipa nagmula no sa pamamagitan ng Cardinal Rosales. At syempre, ang ating mabait, mapagpakumbaba na nagdiwang ng banal na misa at nagbigay ng homilya ngayong gabing ito, siya po ang rektor at cura paroko ng Archdiocese and Shrine of Santo Niño and Minor Basilica of Immaculate Conception ng Batangas City, ang ating iginagalang at minamahal na Reverend Father Angel Pastor. Maraming marami pong salamat. Sa ikalimang araw po ng ating pagninilay para sa kapistahan ni Santo Padre Pio, paano daw palalakihin ang ating puso? Ang palaala sa atin ni Father Angel at ng mabuting balita, palakihin ang ating mga puso sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Magandang gabi po at maraming salamat. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihan at mapagmahal nating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.